哎，哈。Meron akong ginagaya na idol ko na naging vlogger siya, tapos yun, isa din siyang runner, sa gusto kong magpakalbo pero hindi ko pa magagawa. Ito binenta sa akin ng kapitbahay namin, 100 lang siya. Tapos yung kilala kong nagbigay sa akin, hindi ko naman siya talaga kilala, ko lang siya pero natuwa siya sa akin, nagbigay siya ng pantalon. Gusto ko lang siyang i-vlog pero hindi talaga maayos-ayos yung pagbablog ko kasi nga nag-i-static siya, tapos nakikicharge lang ako ng cellphone. So nagpa-picture ako sa kilala kong photographer pero very busy kasi yung photographer na yun, and gusto kong pagsama-sama yung video niya, video ko na ginawa pero hindi ko siya ma-edit. Buti na lang may nagbenta nito. Gusto kong gayahin yung forma niya. Andito ako sa bahay para mag-vlog. And ayun, hindi ko pa rin magawa-gawa yung pagbunta dun sa tanim, tapos yung formahan niya. Gusto ko talagang gayahin tsaka magpagupit ng buhok. Wala pa lang budget. And ito, ito binenta ng kapitbahay. Nilaban ni mama to. Dati kasi ang dumi-dumi nito eh. Sir, gusto ko itong giyahin pero hindi ko magawa talaga. Kasi wala naman akong photographer eh. Saka madaling malobat yung cellphone na gamit nung nagamit ko. Pero hindi na akin kasi yung cellphone na ito eh. So sinabi ko lang sa anak ko na lobat yung power bank. Yung dati nga kasi niya, yung pormahan, gusto kong mapagsuot ng Levi's nun eh. So, nagkaroon nga ako ng Levi's, hindi ko siya ginagamit, nakatago lang. Kasi nga, pag may siguro may sarili akong lupa ang bahay. Gusto kong mag-vlog kasi tungkol sa tutorial. Tapos, yun, yung program na gusto kong gawin, magawa ko talaga. And yun, pagdating nung pera, makapag-register nung para bang tutorial. Pag meron akong nagawa, siyempre makakalala ka ng tutorial na meron siyang tindahan, tapos nagtuturo ka. Tapos, yung pagtuturo mo, siyempre, May plano talaga kasi nga lang hindi pa dumating yung budget. Ang dami kong gustong gawin. Mag-bike, may tindahan, tapos nakapag-vlog. Yung ganun mga outlet na hindi ka mabuboring. Ang hirap lang, wala lang talagang bahay, wala lang talagang kuryente talaga. And, ano pa ba? Yung pagbabike kasi, pag nagbabike ka, nagbibideo ka, ang daming views, tapos maganda lang yung kwento ng story mo. And then, yun, pag nagbabike ka din ng ibang mga bikers, pwede din siya manood kung maganda yung content. Na ano lang ako, na parang hindi ko kaya pag hindi nag-vlog. Ayan. Siyempre, may views din naman, may magandang content, meron din pangit. And yung nakasub sa akin, nasa 600. And meron naman talagang ang hirap makakuha kasi yung mga kaibigan kong runners na sa Milo, talagang meron naman nagsusubscribe, meron hindi. Pero yung kilala kong tumulong sa akin na nagbigay ng pantalon, device, gusto ko siyang gayahin para i-vlog ko. Kaya hindi ko lang talagang magawa. Then, pautang to eh. Hindi ko naman talaga gusto bumili ng ganito, pero inalok sa akin. Then, so, hindi ko pa ito nababayaran, tapos nilaban ni mama. Si mama nagpaganda, sinuot ko na siya para makita. Pero, pag ito yung suot ko, parang kagaya ko na sir. Then, tanggalin mo lang siya. Kagawento ko. Wala ako sa focus kasi, hindi ito yung kapatid ko, tsaka yung anak ko.
And yan, strong guy si sir. Ano ba? Parang magagawa ko ba yung ano, yung may negosyo, meron kang pinagkakabalaan negosyo. Gusto kasing yung pwesto ni Diego, parang gusto kong biyahin eh. Meron siyang negosyo, tapos meron siyang pagbabike, meron siyang nag-running, tapos meron siyang kinikita sa pagbablog. Hindi naman katakayan. Parang gusto ko din marating yung narating niya, pero ang hirap pala. Kasi meron kang babayaran na kuryente, tubig, pagkain, bahay. So yung negosyo yung gusto mong mangyari, hindi siya ganun kikita ng ganun kalaki. Tapos yun, siyempre may anak ka din, kailangan mo siyang meron din obligasyon. Hindi na ako nakapagtanim eh, yung paggawa ng module. So yun lang, kwento ko lang. So yun, paalam.